Ay, isang magandang araw sa atin lahat, mga best friend. Ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ngayon ng improvised plotter. Isang malaking tulong to dun sa lugar na nawawala ng tubig. Siyempre, yung iba nahihirapan din pag-akot ng tubig. Yung naisip kong paraan, kasi gumawa na rin ako dito sa amin mga best friend, dati kasi nawawala ng tubig dito. Gagawa tayo ng pinakang improvised plotter niya. Meron tayong 2 drum na kulay blue. Tapos, bumili tayo ng plotter sa East. So, once na magkaroon siya ng tubig, automatic siya magkakaroon. Tapos, mayroon siyang, mayroon siyang gauge or limit na hanggang dun lang siya. Pag napuno siya dun, automatic mag-go off na siya. So, hindi mo na kailangan na, nabantayan pa na hanggang mapuno yung iniipon natin na tubig. Ayun, napakalaking tulong mga best friend dyan sa mga, gaya na nasabi ko kanina, sa lugar na may oras yung pagdating ng tubig. Hindi na natin kailangan maghintay ng tubig. Awas na dumating na yung tubig kung sinasabi ka natin may tulo na yung gripo natin, automatic na siya magkakarga mga best friend. Ayun, pinakang function ng ginawa natin plotter, dire-diretso yung karga niya hanggang ma-reach niya yung pinakang level kung hanggang saan lang siya. So, no need na natin bantayan. Automatic, pag nagkaroon ng tubig, magkakaroon na tayo ng tubig. Tapos, halimbawa, mawala na ng tubig. Hindi na tayo mag-aalala na mawalan tayo ng tubig kasi meron tayo naka-imbak na tubig sa ating drum na ginawa. At tara mga best friends, samahan niyo ako. So mga best friends, yung kakailangan natin sa paggawa ng plotter na improvise. Itong plotter, nabili ko sa Ace ng 499. Marami nito sa Ace, sa Handyman, at siguro sa mga hardware, marami din ito mga best friend. Makakabili kayo nito ng ganitong klaseng plotter. Tapos itong coupling na de media, dito natin i-welding yung pinakang tornilyo. Tapos itong tornilyo di 12. Yan, may 3 nut. Tapos itong 14 na stainless din, 17 yung labi. Yan, ito yung magiging adjuster niya mga best friend. Itong tubular na 3-port stainless din. Ito yung gagawin natin frame. Tapos ito yung pinagamitan ko dito. Pwede pa naman gamitin. Ito yung gagamitin natin adapter na pagsasaksakan ng hose. Tara mga best friend, samahan niyo ako. Gagawa na tayo ng frame mga best friend. Yung gagawin natin frame parang pinakang letter U lang. Kasi nakaganyan lang. Ang haba ng pinakang taas niya is 5 cm. Tama tayo. 10 cm. Style niyan mga best friend. 13 cm ulit. Ito ako. Bibiyakin na. Ano din dumas to ng lapis eh. Nakita naman. Kita naman mga best friend.
Ito na yung frame niya, best friend, mga best friend. Ito na yung pinaka-frame niya. Yan, parang ano, letter U lang siya. Weldingin na natin, mga best friend. Dikit na natin, mga best friend, yung nut na ano, 14, yung pinaka-adjuster niya sa likod. Siya yung magiging adjuster. Lagyan natin ng langis para magkaroon ng plaksi. Maapoy pa, mga best friend. Ayan. Okay naman. Tapos yung pinakang ano niya rito, ako makapit sa loob para wag matumba-tumba, ganun. Yung pinakang frame natin. Lagyan natin siya ng ito yung kapiraso dito. Para nakakross na ganyan, mga best friend. Ito yung pinak na sa loob niya eh. Best friend, nakakapit na yung pinakang base niya sa loob. Ito yung lalapat niya sa drum. Tapos dito yung pinakang adjuster niya, yung tornillo natin na 14. Ayan, mga best friend. Yung kulang na lang ay yung pinakang dito natin lalagay yung 12 na ano, na nut. Ito yung pagkakapitan ng plotter natin dito. Lalagyan na natin dito, mga best friend, ng pinakang pagkakabitan nung ano, nung pagsusuotan natin ng tornilyo natin na D12. Ito yung shafting. Ito. Kakabit natin dito. Ito yung 12 na tornilyo. Doon natin isusuot. Ito yung mag-hold dun sa pinakang plotter natin. Yan yung ano, magsisilbing adjusan niya kung hanggang saan yung level ng, ano, ng tubig na gusto nating ikarga dun sa drum. Ayan, mga best friend, sakto-sakto. Mga best friend, tapos na yung frame na welding na natin, linisin lang natin, gagrind lang natin yung mga ano na welding, sobra-sobra na welding. Thank you.
Ayun mga best friend, okay na. Tagal na natin yung mga sobra-sobra na welding. Ito. Intabi natin mga best friend na konti. Ibabi natin na konti. Nice. Ayun, makintab na mga best friend, oh. Ayan. Ito na siya mga best friend, oh. Okay na. Ay, welding na natin ito shafting. Tapos welding na natin to mga best friend. Ito. Yung medya na coupling. Tapos ito mga best friend, nagputol tayo ng shafting, doso yung haba. Dito natin siya ididikit sa tornilyo. Ito, sa tornilyo ng D12. Itong tornilyo na to, ito yung nakapasok dito. Ayan, nakaganyan yan dyan. Ayan. Tapos dito natin to i-welding. Tapos yung sa dulo nito, dito i-welding natin dito mga best friend yung ano yung coupling na di media. Doon nakakalagay yung ano yung binakang plotter natin. Doon natin ikakabit. Kabit na natin mga best friend. Bali, talagyan muna natin ng Teflon tong ano, router. Tapos kabitin natin dito sa ano, sa binilding natin na coupling tong media. Yung holder niya. Ito siya. I-level natin dito pag pinasok natin dito. Kailangan naka-level siya. Yung parang ganyan. Ayan mga best friend yung style niya. Okay, naka-level siya. Tapos ito yung ano, adapter na di-media rin. Dito, bali dito natin lalagay yung 3-port na hose. Planon muna natin din. Tapos, itong pa natin, frame natin, ito yung magdadala eh. Yan, lagay na natin ito dito. And tapos, yung nut niya. Ayan, higpitan natin. Dito na tayo mag-a-adjust kung hanggang saan yung level na gusto natin dito. Igaganon lang natin. Tapos, saka natin ihigpitan para ma-fix. Ayan. Ikabitan natin mga best friend. Ay, kakabitan natin mga best friend yung ginawa natin floater. Ito yung drum na nakalagay rito. Ilagay ito. Ito. 500 gallons. Ito.
tinap ko rito para pag pantay yung para sa maranda. Itatap na natin mga best friend. Ito yung purpose ng tiyo. Yan. Lalapat siya dyan. Ito nilagyan ko ng garito. Umuha ako ng rubais na ano. Parang pinagampaan niya. Kasi hindi umabot yung kunilyo kanina. Like. Kasi bibili pa ako. Umuha nila ako ng garito. Ito natin mga garito. Kinonektahan na natin ang hose. Ito yung galing sa gripo. Ayan. Gawin natin sa gripo. Ayan na mga best friend. Umulo na siya. So, pag yung tubig hanggang dito na, yan na yung level. Yan. Yan sa level na yan. Yan, hinto na tubig niya. Puno na itong dalawang drum. Ganun. Ayan mga best friend. Hintayin natin mapuno yan, mga depende sa lakas ng tubig kung bali dalawang gram to mga best friend. Ito yung isa. Sabay mapupuno yan kasi ito nakatap dito eh. Balikan natin mamaya mga best friend kasi medyo matagal to papuno. Pag papuno na saka natin balikan. Ito na mga best friend, bali papuno na siya. Alas 6 natin siya nung kinabit. Ngayon mag-alas quarter to 8 ngayon. 7:45. Ito, papuno na malapit na mag-stop doon. Itong kabila, itong ano. Ayan. Pantay na yan dyan. Papuno na rin. Pag napuno ito, ayan, puno na rin itong isa. Finally mga best friend, okay na. Puno na siya. Alas 8:10 na ngayon ng gabi. 6 na natin binuksan. 2 hours na mayigit bago na puno. Okay na. Finally mga best friend, napuno na natin yung dalawang drum. Bali, 2.5 hours. Depende naman yan sa mga area na malakas yung tubig ninyo. May ina. Dito sa amin, sakto lang yung lakas. So, napuno siya ng dalawang hours na natin. Success naman, ang nabot yung teammate. Ito na yung patak ng tubig. So, hindi na awas yung tubig natin. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan matay. So, mga best friend, kung nagustuhan nyo yung ating videos na yan, pag-i-share and subscribe na lang. Pag-i-click na rin mga best friend ang ating notification bell para updated kayo sa mga bago natin gagawin yung video. Kung nagustuhan nyo rin mga best friend, message nyo ako sa ating FB page, Stolmarks TV, para malaman kung may gusto kayo ipagawa doon. Gagawin natin mga display. Hanggang sa susunod na video natin mga display. Salamat.